likod ng mga kwento, nalalakas daw ang motor mo sa V-Force. So ayan, humanap tayo ng napakamurang V-Force online, din in-order natin at ating ibubulgar kung ano ba ang katotohanan dito sa mga balibalita, sa mga daw-daw. Yeah, mga naririnig natin. Hindi pwede mga kalisto yung mga sabi-sabi lang. Susubukan natin yan mga kalisto. Okay, ganito ang stock na tunog ng KMX. KMX po ito ha, hindi po ito CRF. Stock pedals. Stock reed bulb. The next step. Ano daw? Medyo malabo oh. May hindi siya ganun ka-black ang pagka-print niya. Tingnan natin kung ano nasa loob. Yes, you can really feel it. Longer power bands on 2-stroke are always welcome. More power is just a bonus. Dirt Ride Magazine. Ayan. Ayan mga kalisto ha. Ayan. Ito kaya to, comment below kung original ba talaga. Oh, tingnan nyo mga kalisto. Ayan siya. So, ano ba yan? Sige pa nga sa dito. Ha? Huh? Ano sa dito? Whoa. Ayan mga kalisto. So walang white sa loob. Walang butas, intact. Intact yung pagkakaano. Ayan siya. V-Force. Ayan. Ayan. Tingnan natin. Tingnan natin. Yon. So mukhang malutong naman, mukhang solid, mukhang okay naman ang pagkagawa. Ayan o. Yeah, mga kalisto, ano ba ang gamit ng petals o ang reed bulb? So ito ang gamit nito is ma-prevent na bumalik yung na mix na fuel and air dito sa, para hindi siya bumalik dito sa carburetor. Ayan, so ganyan yan. So ito. So puro papasok lang ang nangyayari. Puro bitaw lang itong carb and air fuel. So pag baba nung, pag angat nung piston, compression, baba, then yung pagbaba noon, pwedeng maitulak yung air fuel pabalik dito sa carb. So yun ang gamit nitong reed bulb. So kasi ang opening lang niyan ganito. Ayun. One way lang papasok lang dito, ayan oh. Ayan oh. Intake galing sa carb yan, o open yan. Then pagbalik ng piston, tutulak niya pabalik, which is sasara naman to. Sasara yan, yan. Sasara. Then pasok ulit buga ng gasolina, pagbalik ng piston tutulak niya ulit palabas, so sasara yan, ganyan oh, sasara yung pressure, hindi babalik dito, so pasok ulit,
Pasok, puro papasok lang yan, puro pa ganun lang, mabilis. Kung ilang thousand revolution per minute yan, ganun din gagalaw dito. So, isa ito sa most abused na part ng motor dahil sobrang bilis niyan, open, close, open, close. Ang problema ngayon nito, walang harang dito, walang limit pag open. So, yun siguro kaya lumalakas mga kalisto dahil dun. So, titingnan natin kung totoo ba. So, kahit mumurahin lang to, hindi ko alam kung imitation ba to, fake ba ito. Tingnan natin mga kalisto kung anong mangyayari sa motor ko. So, buti may KMX tayo dito. To subukan natin sa trail and sa road. Yeah. At full throttle. Yan mga kalisto. Yan ang V-Force. Yun ang hindi ko maisip kung paano lalakas ang motor dahil lang dito. Paano lalakas? Nagpe-prevent lang ng pagbalik ng air fuel mixture sa karburador. Tingnan natin ang katotohanan mga kalisto sa baka marketing strategy lang ito ng mga seller diyan. Manda kayo mga kalisto, bubulgar natin katotohanan. A few moments later. So, dito nakalagay ang red valve mga kalisto, yan. Diyan nakalagay. So, ang makina, ito ang manifold. Pagitan ng manifold and engine yun ang red valve. So, ito mga kalisto, 28mm flat slide carburetor. Binili lang natin ito second hand. So sa unang karga niyan hahagok yan pag every time na ibirit mo ang gas. So soon may video po tayo, bibideo po natin yan later. So yeah mga kalisto, what are you waiting for? Subscribe na para masubaybayan nyo mga upload natin mga kalisto. Look at that eye mga kalisto. Pusok lang ng flat screw. Ayan. Ano pala yung lower dito? Ito mga listo yung mga yung manifold. So kailangan iwalay pa yan. Nag-skip pa ito. Ayan. Lemon. Ayan o. May limit na bakal. So itong V-Force wala. Siguro yun din yung dahilan kaya sabi nila pang palakas daw. Ewan ko kung totoo. So ito manifold to ah. Ayan mga kalisto. Ayan o. May limit siya. So ang open ng petals ganyan lang. Hanggang dyan lang. So ito na ngayon. Hindi natin mawari kung bakit ganyan. So o-open yan, hopefully hindi mabasag to dahil mamurahin lang to. So, titingnan natin mga kalisto ang difference. Ang petals pa, ang V-Force pa mga kalisto, meron pa ulit sa inner. Yan o, sa inner. Bali dalawang tatsulok na. Dalawang dulo nito. Isang bundok lang, ito dalawang bundok. Hopefully, yun siguro ang dahilan kaya magastos sa gasolina ang ganitong petals. Ayan oh. Ayan oh. Meron pa ulit dito sa loob na magbubukas. Mag-o-open yan ha. Ayan oh. Ayan oh. Ayan. Hopefully nakikita nyo yun. So sige, kabit natin mga kalisto ha. Anything else na pinagkaiba nila? Ito mas mataba. Yung base mas mataba. Ito pa ang nakita nating difference. So ito yung stock. Ganyan lang ang stock mga kalisto. So ito lang ang stock ng gitna na ito. Ewan ko kung anong gamit na ito. So ito ang stock. So ang V-Force ganito. Diba, diba mga kalisto. Ayan o. V-Force. Tingnan natin yung laki. Tingnan natin yung laki. So isa, so dalawa.
So ito dalawa, ayan oh, dalawa. Isa sa baba, isa sa taas, baba, taas. Ito isa lang. Ayan na, maalis na, malinaw tayo. Ayan mga kalisto, Rosie, si Boss Fred. Ayan. So ito ang unang andar ng naka V-Force. So ito po yung V-Force. Ayan ha, V-Force yan ha. Ayan, ang unang andar. So mga kalisto ha, search nyo kung okay lang ito. Later. Kaya mga kalisto, ginabi na tayo. So don't forget magsuot ng mask. Comment below kung meron kayong napakinggan na kakaiba or gumanda bang tunog. So parehas lang ba? Comment nyo lang below. Sa actual dito sa amin, noticeable naman na iba na yung tunog. Mas parang, kumbaga, mas crisp. Yan, mas tumunog, mas lumutong, mas pumino. Yan, pumino mga kalisto. So hindi pa natin masabi kung lumakas ba talaga. Susubukan natin ito bukas. Don't forget, comment down below and subscribe para masubaybayan yung mga ganitong klaseng pagsubok mga kalisto. Hindi tayo tumatanggap mga sabi-sabi lang, kaya susubukan natin yan at ibulgar natin ang katotohanan dito sa channel na ito lang. Ibubulgar ang mga katotohanan. Walang daw-daw, walang sabi-sabi. Yan mga kalisto. So, tetestingin natin ito bukas. Yan. Tomorrow. Yan ang mga jawa natin mga kalisto. Okay mga kalisto, nasa kalsada na tayo ngayon. Yan, mga kalisto, kasama natin ngayon ang mga ka-XTC natin. Mga kalisto. Zigzag ng Montalban. Bus! Saan kayo? Lagun. Lagun din? O kita-kita tayo dun. Sila yun? Wala lang isa eh. Ikaw lang? O sama ka na? Ha? Sama ka na sa amin?
CRF is down. Ayan oh, idol ko yan oh. Ayan. Ayan mga kalisto, yan ang idol ko. Si Cardo. Ba't ka bumalik? Tara. Nandiyan na sila, Johnny. So siguro I would say nadagdagan lang siya ng power ng mga siguro nasa 5%. So let me know guys kung ganyan din ang na-experience nyo, nasa 5% po. Hindi tinimpla, hindi binago ang carburetor. So bali reed bulb lang. Same setting sa carburetor. Yan, 5% lang nadagdag. Hindi ko maramdaman na mas malakas siya. Siguro nasanay na rin ako sa power band. Ayan mga kalisto. Ayan. Reed bulb siya mga kay. Mga kalisto, ayan oh. G B force mga kalisto, V force number 3. V force 3 ata to. Check natin ang consumo ng gasolina. Wow. Wala lang. Parang wala lang nangyari, guys. Ayan oh, I don't know if you can see it. Ayan oh, dami pa. Siguro mga nabawas dito, mga sabihin na lang natin mga 80 o nasa 100 siguro. So ang total na ginasolina natin is 300. Na ginasolina natin is 300. So nabawasan pala ng 80 pesos siguro. Common na 'yon, common. Average consumption 'yan before ako nagpetals. Okay mga kalisto, dumating na tayo dito sa shop. So titingnan na natin ang konsumo ng gasolina. Ng ating
V-force. Yan, V-force. Tingnan natin. So, unang open. From 300 to, ano ba, ang konsumo ng gasolina. Madami pa, oh. Pesos, maybe 200, maybe 250, 250 pesos siguro ang na-consume nating gasolina, mga kalisto, sa bago nating V-Force petals, reed valve. Okay, success! Success! Don't forget to subscribe and comment. Sana good luck sa inyo sa gustong bumili ng V-Force. So yun nga, nasa 5% ang inilakas. Siguro mga 10 din siguro o 5. Pero napansin ko mas pino ang piga. Yan, mas pino ang andar niya. So that's all guys. See you on the next trail.